Ang kampyonato ng Denver Nuggets noong nakaraang season ang isa sa masasabi nating feel-good sports stories ng taon. Ito nga naman kasi ang unang championship ng Mile High City franchise sa 47 years of existence nito sa NBA. Oo, officially, mamaw na ang career ng leader nila na si Jokic, pero ang kaka-champion lang na Denver Nuggets ay isa sa mga champion teams na halos homegrown from scratch ang development ng sistema. Matatandaan na noong 2018 na eliminate ang Denver sa last day ng regular season sa win or go home game nila kontra sa Timberwolves nina Butler, Karl Anthony Towns at Andrew Wiggins. Sinundan niya ng Game 7 loss sa West Semis sumunod na taon kontra sa Blazers ni Damian Lillard. Home court pa nila yon, kaya matsakit. Sa bubble naman noong 2020, tinalo naman sila ng eventual champions na LA Lakers nina LeBron at AD. Tinalo pa sila ng Suns ni Booker at Chris Paul sa second round noong 2021 playoffs, tapos natalo via gentleman sweep sa eventual champions na Warriors noong 2022. Ah, growing pains. Tandaan po ninyo ang mga teams na nabanggit ko. Babalik sila mamaya. Pero sa walang patawad na mundo ng sports, ang mga shortcomings na yan, usually may kasunod na big changes. Pero ang Nuggets, halos hindi nagbago ng lineup. Nag-stick out sa core, pero nagdagdag ng Aaron Gordon at Gary Harris. Ang laki nga ng naiambag ni Gordon sa team, isang top-tier athlete at defender na nag-complement sa core ng team. Inantay rin nilang makarecover ang all-NBA type point guard nilang si Jamal Murray mula sa ACL injury nito. Kasama si Jokic, nagkaroon ulit sila ng unpredictable at unstoppable two-man game, ang backbone sa historically efficient offensive system na halos lahat ng pyesa ay nagiging threat. Yung Michael Porter Jr. na asa max contract naging healthy rin mula sa back problems nito. Hindi pa rin namamasa, pero pasok ang kanyang style sa sistema. Meron din KCP na champion 3-and-D veteran. May rookie na si Christian Braun na ang lupit ng timing sa cuts at rebounds. May six-man na si Bruce Brown na all-out every game. Tapos syempre si Uncle Jeff Green na solid locker room presence. Di ganun kalalim ang bench nila, pero naging matinik na small ball. Mabilis ang tempo at mainam ang kanilang switching. Mga sangkap sa pace and space na laruan ngayon, naging number one seed sila sa West. Sa playoffs, apat na beses lang silang natalo. Heto na ang mga teams na nabanggit ko dahil nakaganti sila sa totoo lang. Tinalo nila ang Wolves sa unang round, pinauwi ang Suns sa second round, na-sweep sina LeBron at AD sa West Finals, tapos tinalo ang Miami Heat ni Butler sa finals. Sa mga pinagdaanan nila, pwede nilang sisantihin si Michael Malone, putulin ang Jokic at Murray tandem. Pero hindi nila ito ginawa. Nag-stick together ang Denver. ACL ni Jamal, back surgery ni MPJ, at open heart surgery ni Uncle Jeff. Mga career-ending injuries na kung tutuusin. Si Aaron Gordon nga, dakta kay Roland daw. Si Ish Smith, 13 years sa NBA. At 13 teams din ang pinaglaruan. Nadamay pa sa sing-sing si DeAndre Jordan. At si Joker nga, diba, sa Taco Bell commercial na draft, na isnab pa sa kanyang pangatlong straight na MVP. Pero ang true destiny pala ay ang 2023 Finals MVP. Isang team na built from scratch. Isang napaka-feel-good sports story. Yan ang 2023 champions na Denver Nuggets. Nuggets mo, Plok? Ay siya! Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero.